Mangrove Protection Information Center na yan. Yung ating Mangrove Protection Information Center po, or MPIC, it's located po in Del Carmen. Mm-hmm. Nasa may ano po siya, we call it the tourism square. Mm-hmm. Siya po yung take-off point ngayon ng mga nagtutours doon sa ating mangrove forest. Mm-hmm. Going to a very beautiful lagoon, going to a view deck which gives you a 360 view of the mangrove forest. Mm-hmm. At the same time, in the center po, you will be oriented already kung ano yung mga expect mong makita doon sa mangroves. Like, makikita mo yung mga saltwater crocodiles? Minsan po, pag sinatsambahan, minsan tarsiers. Oh, may tarsiers yes po, yes po. Marami po tayong iba-ibang species po na nandun. Mm-hmm. That will make your trip towards the mangrove forest feel exciting. Mm-hmm. Ngayon po, the program is actually, yung ating pong tours, it's actually run by, it's a community-based program. So it's being run by our former illegal fishers. So we gave them an alternative livelihood. Yun nga po, we have to buy them in. Una, we have to convince them to try this kaysa sa mag-illegal ka. Mahirap pong anuhin, pigilan yung illegal kung hindi nila naintindihan bakit kailangan nilang pigilan. Sawa po ng Diyos, nakinig naman. Pati po ang ating mga mangrove cutters na bawasan. Because of the program po, in just 1 year, we were able to reduce our mangrove cutting by 35%. It's quite high. Mm-hmm. Our illegal fishing activities was also reduced drastically. We don't have the numbers yet, but drastic po yung pag-reduce. At the same time po, nagpapa-enroll na po ang ating mga fisher folks sa nagpapa-register na po ng fisher folks sila. Mm-hmm. So kumbaga na naiintindihan nila na yung programa natin is not designed to actually apprehend them, mm-hmm. but to help them and hopefully in the future improve in their livelihood. Mm-mm-mm. Pero Mayor, ang maganda po dito, no, na uunawaan po lalo ngayon ng mga mamamayan kung anong kahalagahan nitong mangrove sa pamamagitan po nitong inyong partnership with the MPIC at SureTop na mabigyan po ng kaalaman ng lahat tungkol sa kahalagahan nga po at kagandahan ng ating mangrove. Ito po bang gaano po kalawak o gaano kalayo ang inaabot ng inyong mangrove dyan po sa Del Carmen, Siargao? Yung pong aming mangrove cover, again, it's 5,000 hectares. Pero in terms of kilometers po, sabihin natin mga 27. Wow! Dire-diretso po yan. 27 kilometers. So, mahaba po talaga siya. Parang gano'n na nga po. Makati po hanggang Quezon City. So, wala kaming shoreline. Mm-hmm. Ang aming pong shoreline ay mangrove forest. Mangrove. Yan po yung pinag-iintindi natin sa ating mga bisita tsaka mga locals. Kung gaano kahalaga yung 27 kilometers na yan, 5,000 hectares na yan sa kanilang buhay. Mm-mm-mm. At again, yung ating pong MPIC, malaki po ang tulong kasi very visual po yung presentation eh. Mm-mm. May mga video po tayo, may mga pictures. So sila nag-prepare nitong mga information na ito. Kaya kung kami po, talagang hindi namin kakayanin. Medyo maliit po tayong munisipyo. But what we have is a natural beauty that we wanted to share. Mm-hmm. The rest of the country and hopefully the rest of the world. Mm-hmm. If you try to really embrace our mangrove forest, it can do a lot of things for your community. So, paano yun, Mayor, kung gusto nilang puntahan itong mangrove forest nyo at saka syempre yung napakagandang karagatan, doon ba magtutungo sa MPIC, Mangrove Protection Information Center? Opo. Oh. Yan po yung ating one-stop information center about mangroves. We're still in the process of improving it po. Syempre, marami po tayong kailangan pang gawin, hindi man ho siya biglaan. But again, with this partnership with the MPIC, with the Metro Pacific Investments Corporation and the foundation, we're very optimistic that we will be able to really craft a very good MPIC that will really sustain yung ating efforts at hindi ho masayang in the long term. Ito, nakakaisang taon na kayo. Dalawa na po. Kaya masaya po kami. At mukhang babalik yata ang SureTop at ang MPIC sa darating na Mayo dyan sa Siargao. Sa Surigao naman po yun. Sa Surigao we're mismo. Now expanding the program. Last year po, we started off with a province-wide coastal cleanup. This year po, ang ating programa, idadalhin naman po sa city para ma-appreciate rin nila po kung ano po yung ating pwedeng mga gawin to have a better collaboration and sustainable development. Paano po ipagsasama ang ating environment at saka ang ating mga natural resources. And Mayor, you mentioned na hindi lang kayo munisipalidad dyan sa Siargao. Opo. Meron pang iba pa. Ano po naman ang kanilang ginagawa ngayon na iba pang munisipalidad? Are they copying what you're doing right now?
Yes po, actually we're some of our partners po na naimbita because of the initial partnership with mm-hmm. with MPIC. Medyo naka-attract po tayo ng iba pong partners like GIZ, we have partners with USAID, with the Climate Change Commission. Lahat po sila ngayon island-wide po yung approach. So yung ating pong ibang munisipyo, each of them they offer a different flavor for tourists. Example po, kung may surfing tayo in one place in General Luna, meron din po tayong game fishing in Pilar. Mm-hmm. Nandun po yung pinakamagandang game fishing site sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Kasi near shore po siya. Ibig sabihin po, kung gusto mong mangisda ng mga tigwa 100 kilo na tuna, mm-hmm. 15 minutes lang. Pwede. So, kitang-kita mo yung pantalan, hindi ka matatakot. Sa iba naman po, in Socorro, the municipality of Socorro, nandyan po ang ating famous na Sohoton mm-hmm. cave. Mm. At saka yung stingless jellyfish po. Wala pong ibang stingless jellyfish sa Pilipinas. Nasa amin lang po. Pwede mong hawakan yan. So, marami po. Maraming ma-offer sa'yo ang Siargao. Sobrang ganda po niya. Parang sabi nga namin, ilalabi namin siya na isa sa mga last frontiers ng Pilipinas. Lalo na pagdating sa biodiversity at environmental management. Pagdating naman sa budget, affordable ba ang Siargao? Ay, upo. Very po. Medyo, ano lang po, depende po sa means mo pagpunta. Pagdating mo doon, pagdating nyo po, sigurado po. Ang pagkain mura. Pagkain mura, ang atin naman po mga resorts, depende po sa budget nyo. Meron din, it caters to different demographics po. Mm-mm. Can you live in with the people? Pwede ba gano'n? May mga in-offer na ba kayong gano'n na yung parang yung mga tao mismo na nakatira roon, pwedeng patirahin yes po. Yung ibang mga turista? Ang tawag po natin dyan ay homestay program. So meron po, marami po tayo nyan. In fact, Municipality of Pilar po for game fishing, lahat po ng programs nila is on homestay. Mm-mm. Ang Del Carmen din po, we have a very strong homestay program. Medyo naging mabilis lang ang development namin, yung aming homestay, naging bed and breakfast kaagad. Kasi sa dami rin po nang pumupunta. So maganda po ang naging impact niya kasi kahit low capital ka, kasi bahay mo lang, nilinisan mo lang, pinaganda mo yung banyo, ngayon kumikita ka na. Mm-mm, nakakatuwa naman yan. Tapos, ang safety naman po? Very safe po ang Siargao. On our right side, if you're facing basically the eastern side of the country, we are beside the Pacific Ocean. So, mm-hmm. Philippine Deep ang katabi namin. Mm-hmm. So, walang manggugulo dun. Pacific Ocean yun. Kabila naman is a 33 nautical mile distance from the main island. Mm-hmm. So, kung 33, that's 60 kilometers, medyo hindi ka rin maglalakas loob. Mm-hmm. Kaya, very secluded. Very secluded po, very secure. And we're also very happy na magkakakilala po kasi halos lahat ng tao dun. Pag may mga masasamang elemento, nare-report po kaagad. Mm-hmm, mm-hmm. Ako.